Good morning, Miss Connie. Ngayong 7 a.m. Tuesday rush hour, mainam na silipin na natin ang kahabaan ng EDSA. At unahin natin sa isa sa mga choke point dito sa kahabaan ng EDSA, ang Pitwason Underpass. Kaninang 5:57 ng umaga, naialis na ang isang closed delivery van na tumirik sa may Main Avenue southbound. Tumirik yan na alas 5 ng umaga, so inabot ho ng mahigit isang oras bago maialis. Dahilan para mag-contribute po sa pagbigat ng daloy ng trapiko. Sumunod po ang EDSA Mega Mall, makikita natin na ang volume ng mga sasakyang parami na. Both directions po yan, kaya ho para sa ating mga motorista, mainam din ho na i-maximize natin ang ating alternate routes o mabuhay lanes para sa mga babaybay sa EDSA southbound. Pagdating sa EDSA J Tower, Bonnie, may kita natin na banayad pa. Moving situation, ang daloy ng trapiko para sa both directions. Wala rin na italang minor accident sa lugar na yan. Panghuli ang Magallanes Interchange. As usual, every morning, bumibigat lang dyan sa Magallanes Interchange para sa mga sasakyang papasok sa Business District na Makati. Miss Connie, yan ang latest mula dito sa MMDA Metro Base. Good morning sa inyo. Good morning. Celine, magsisimula na rin ng expansion naman ng MRT sa Tramo Street dyan sa Pasay. May mga isasara ba o maapektuhang mga kalsada dahil po dyan? Ang good news natin dyan, doon magsisimula na yung MRT na construction, ay wala hong magiging road closure sa lugar na yan. So wala naman hong maapekto hong mga motorista. So same lang ho kung ano ho yung nangyayari ngayon. Okay, sa ibang usapin naman, update lang, di ba kasi pagkatapos ng suspension sa mga MMDA personnel na nambugbog di umano doon sa Buko Vendor sa Pasay, ano ba yung mga susunod na hakbang na ng ahensya? Ang instruction po ni Chairman Danilim, immediately ho, sumailalim sila sa mandatory drug testing. So kailangan hong malaman kung saan ang gagaling yung tapang ng mga miyembro ng Sidewalk Clearing Operations Group na involved po doon sa viral video. Yun ho yung unang step. And nasa preventive suspension na ho, yung tatlong personnel na visible ho na nanununtok doon sa video. Yung team leader din ho ay under investigation. Na-turn over na rin po yun sa admin for administrative charges. And we will just let the legal process take its due course. Makakaasa po kayo na ire-resolve po ng MMDA to. At this is just an isolated case. So again po, MMDA Chairman Danilim will never tolerate any violence sa lahat po ng aming operation. Alright, maraming salamat sa yung traffic hirit, MMDA spokesperson Celine Pialago.